Oo, anak, andiyan ako. Si Ate Vicky na tawag. Ate Vicky, napatawag ka. Si Sophie at Nicole, darating na sila. Baka nga nasa terminal na sila eh. Oo, Ate, napagbiling ko na kay Mang Toro na sunduin sila sa terminal. Sige, ikaw na bahala sa kanila ha. Oo naman, Ate. Teka, kailan nga pala pasyal mo dito? Madami pa ako inaasikaso sa negosyo eh. Alam mo naman, solo parent ako, di ba? O sige, Ate. Ako nang bahala kay Nicole at Sophie. O sige, salamat. Inay, halika na po. Sino po ba tumawag sa inyo? Ah, si Tita Vicky mo lang yun. Teka nga pala, ngayon dating ang mga pinsan mo galing Maynila. Si Nicole at si Sophie po ba, inay? Oo, sila nga. Magbabakasyon sila dito. Yes pala, inay. Matagal ko na rin kasi silang di nakikita. Halika na, mamamalangkip ako ng ulamin mamaya. Inay, tulungan na rin kitang mawala ka kanin. Kayo ba si Nicole at Sophie? Pinasundo kayo sa akin ni Maring Abby. Ako nga pala si Arturo. Turo na lang itawag niyo sa akin. Ah, kami nga po. Kanina pa ako magkakita dito. Yuck, ang baho na pangalan. Ay, pasensya na kayo kasi may banggaan niyo sa kanto. Halika, sakay na kayo. Mang Toro, malapit na po ba tayo? Malapit na tayo. Mga 20 minutes na lang. Huh? 20 minutes? Lapit kayo? May sinasabi ka ba, Nicole? Ah, wala po. Sabi ko po, ayusin nyo lang po pagdadrive nyo. Baka pumabangga tayo. Okay. My sister, Sophie! Hello, Sophie! Ang ganda mo naman, tsaka ang cute mo rin. Hello, Ate Andrea! Salamat! O siya, halina kayo dito sa bahay para mapagpahinga na kayo. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Buti alam mo. Ano yun, Nicole? May sinasabi ka ba? Wala. Sabi ko, tara na sa bahay. Let's go! Insan, na po muna kayo. Kukunin ko man yung mga gamit niyo. Sige. Sige, mapuna muna kayo. Ganda naman pala dito at sariwa ng hangin. Ano kinaganda dito? Puro puno at baka? Si Mami kasi pinilit pa ko si Mama dito. Maganda muna kayo. Masarap ito. Yan ang specialty namin dito sa Quezon, minukmuk. Sigurado ako magugustuhan niyan. Masarap yan. Minukmuk? Bakit ito naglamok? Ano yun, Nicole? Wala. Sabi ko, kukuha na ko ng mukmuk. Ate, minukmuk, hindi mukmuk. Sige, kumuha na kayo. Diyan nga pala, kami rin mismo ang gumawa nan. Wow, mukhang masarap. Yuck! Mukhang ang dumi na kami na sa paggawa niyan. May sinasabi ka, Nicole? Wala. Sabi ko, kukuha na ako.
pala, biniling kayo sa akin ni Inay. Sabi niya, hanggat nandito daw kayo sa baryo namin, ako daw muna bahala sa inyo. Ano ako, bata? Malaki na kaya ako. Narinig ko yung Nicole. Alam kong hindi ka na bata at alam ko rin sanay ka sa Maynila. Pero sana mag-enjoy ka dito kasi maganda dito sa baryo namin sa kamadaan magagandang tanapin. Nga naman ate, para masaya dito. Siya nga Nicole, matagal-tagal ka na rin hindi nakakapunta dito. Naalala ko nga nung bata ko, umiiyak ka pa nga kasi pauwi na kayo ng Maynila. Ang sabi mo, gusto mo dito tumira. Masaya pati sa Maynila at maunlad. At kung papapiliin ako, doon ako titira. Sa Maynila nga, maingay, pero dito sa amin, tahimik lang. Sa kasariwa din ang hangin. Ay, naulan na pala, pumasok na tayo sa iyo. Ay, buti na lang, hindi lumakas ang ulan. Ate, asan yung si Arno? Ihing-ihing na kasi ako eh. Ah, nandito sa likod ng bahay, kakaliwa ka. Ay, ate, salamat. Teka nga pala, Carl. Nasaan pala si Tita Abby? Ah, si Inay namamalingke. Nangimili ng mga makakain natin. Siya nga pala, baka may gusto kang ipabili. Bilhin niyo ka nakausap. Ano yun, Nicole? Ah, wala. Sabi ko, mag-iingat siya. Pasensya na kayo sa banyo namin, hindi masyadong kagandahan. Okay lang yun, ate. Ate, may tubig po ba kayo dyan? Meron naman. Teka, ikukuha ko kayo. Wala pang internet. Paano ko makakapag-Facebook nito? Kain mo nga ulit. Teka, Sophie, ba't ininom mo yung tubig na yan? Mamaya sumakit pa tiyan mo dyan. Ate, masarap ang tubig. Masarap ba, Sophie? Yan yung ininom namin dito. Galing balon yan. Malinis yan. Malinis? Galing sa balon? Yuck! Padiri! Yan ang iniinom namin simula ng bata pa ako, Nicole. Wala pang mineral water dito? Wala eh, pero safe namang inumin yung tubig balon. Oo nga, ate Nicole. Ako nga uminom ng tubig. Ang sarap. Basta ako, di ako iinom ng tubig na yan. Bahala kayo dyan. Saan ka pupunta, Nicole? Eh di sa labas, magpapalamig. Alangan sa mall. Wala naman dito. Huwag kang lalayo, Nicola! Kaya mo sa ate Andrea, ganun lang talaga sa ate Nicola. Nicole, Sophie, halina kayo dito! Kain na tayo! Call Sophie! Bumangon na kayo! Umaga na! Nicole! Sophie! Halina kayo! Lalamig na yung pagkain! Umaga na pala, Ate Nicole, gising na. Ate Nicole, gising na. Ate, gising. Ayaw mo gising. Ay, Ate Andrea, ang aga mo nagduto, ah.
pasyente talaga dito sa probinsya, Sophie. Maaga kaming nagigising kasi maaga nagsisimula ang gawain ng mga tao dito. Nakikipag po talaga ng mga tao dito. Oo, Sophie, ganito talaga dito. Kailangan magsumikap ng mga tao dito para may pambili ng pagkain. O siya, kain na tayo. Teka, nasan si Nicole? Tulog pa? Parang mantika kasi matulog yun. Ah, sige, gigising ko na lang si Nicole. Pinsan, gising na! Tanghali na! Bibiling ka kasi sa akin ni Inay. Sabi ni Inay, gisingin daw kita ng maaga para makakain ka na. Uy, gising na! Ano ka ba, boss? Ang aga-aga nang gigising ka. Anong maaga pa? Alas 9 na insan, oh. Gigising ka na kasi dyan. Tanghali na. Bumangon ka na kasi. Maaga pa sa akin yan. Insan, gising na. Magpapangalitin ako ni Inay pag hindi kita gising. Uy. Ang kulit niya naman, Cass. Ito na nga, babangon na. Teka, asan si Sophie? Nandun at naghihintay sa atin at kakain na rin tayo. Ah, sige ka, susunod na lang ako. Ah, sige, hintayin ka na lang namin. In fairness, malamig at presto ang hangin dito sa bubing siya. Pero mas gusto ko pa rin sa Maynila. Ate Nicole, tara, kain na. Nicole, kain ka na. Nawalan na kami ni Sophie. Ang gutom na daw siya. Nagustuhan nga niya yung ulam eh. Ganun ba? Ano ba ang ulam? Handa si Inay ng tuyo sa kagatas ng kalabaw. Sabi niya, paborito mo daw ito nung bata ka pa. Naalala ko nga. O Nicole, bakit natahimik ka? Ayaw mo ba ng ulam? Ah, hindi naman sa ganun. May kape ba kayo dyan? Meron naman, kaso kapimbara ko nga lang. Pero gusto mo ba pagtimpla kita? Ah, sige, salamat, Cass. Gusto mo kasiraan niya? Dandan sa pagkain, Sophie, at nakakain nga. Sarap kasi, ate. Nako, Nicole at Sophie, huwag kayong mahiya. Bisita namin kayo, kaya dapat asikasuhin lang namin kayo. Ganun ba? Salamat, Andrea. Nga pala, pagkatapos niyo kumain, ipapasyal ko kayo dito sa baryo para makita niyo naman na magandang tanawin dito. Nga pala, ito yung kape mo, Nicole. Naalala ko ang pinapasyalan naming ilog dati. Anong nangyari sa'yo, Insan, at natulala ka? Ah, salamat, Cass. Sarap talaga ng kapimbara ko. Ah, mabuti naman at nagustuhan mo. Ay, siya nga pala. Pasensya na kayo sa akin kahapon. Pagod lang ako sa biyahe. Alam ko naman yun, Insan. Ano ka ba? Huwag mo namang isipin yun. Teka, asan pala si Tita Abby? Nasa palengke, namimili na makakain natin. Si Itoy naman nasa bukid. Huwag kayong mag-alala. Hanggat nandito kayo sa aming baryo, akong bahala sa inyo. Tama ba narinig ko kanina na ipapasyal mo kami? Ah, oo. Pagkatapos natin kumain, ipapasyal ko kayo. Basta sabi niya sa akin pag pwede na. Sige, gusto ko yun. Masaya yun. Masaya ka dyan, Sophie. Eh, ang init kaya ngayon, no? Sigurado mangingitim tayo. Kayo matakot mangitim. Ang importante, mag-i-enjoy kayo hanggit nandito kayo. Ano pa nga ba? Thank you.
malinis at malamig ang tubig. Naalala ko na nga ito. Dito kami naliligo nung bata pa kami. Ate Andrea, pwede po ba maligo dyan? Pwedeng-pwede naman. Teka, Nicole, bakit natulala ka na naman? Ah, wala. Minalala lang ako. Doon naman tayo sa banda doon. Wait lang muna ka. Minalala ko talaga nito. Ah, oo. Sabi nga ni Inay, dito daw kayo madalas maligo. Oo nga, Andrea. Walang pinagbago ang lugar. Halika, doon naman tayo sa banda doon. Pasyalan dito sa amin. Ang ganda sa barrio niyo, Ate Andrea. Oo, Cass. Ang ganda nga dito. At halos walang pinagbago. Mabuti naman yung nagustuhan niyo. Teka, ipapakilala ko kayo kay Paolo. Yung katiwala dito sa tanaman. Paolo? Sino siya? Parang pamilyar sa akin yung pangalan. Siya yung kalaro natin nung bata pa tayo. Naalala ko na siya. Madalas niya ako asarin dati at minsan tinulak pa nga ako sa tayo ng aso at nasubsob mukha ko. Manda siya sa akin ngayon. Papawrano tayo. Ayok nga. Papawrano tayo. Ayok nga. Ba't ang kulit-kulit mo? Ay! Ayun pa si Paolo! Teka, at tatawagin ko lang si Paolo. Paolo! Paolo! May panahon hintay sa baryo! Paolo! Teka, si Andrea pala yun. Bakit siya may kasamang iba? Ano kaya ang mga yun? Oh, Andrea, bakit mo ako tinawag? Ipapakilala kita sa mga pinsan ko. Ay, nakakainya po, isa ko. At ang baho ko. Maligo ka naman kasi bago ka pumunta sa taniman. Pero hayaan mo na, mababait na yung pinsan ko. Pero teka, nahihiya talaga ako. Wala lang, teka, halika na. Pero Andrea, nahihiya talaga ako, teka lang. 조금 서툴지만 이해해줄래. 동화 속에서만 보던 just like shining star. 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그 비로 나를 비추고 with you by my side. 오늘 silang panauhin natin si Sophie saka ang ating yung si Nicole. Kahit patak pa mo yung mukha mo, kilala pa rin kita, Pau-Pau. Ah, kamusta Nicole? Ikaw na ba talaga yan? Oo, oh, ako nga. Bakit parang nakakita na mo ito? Ah, madumi kasi ako at may lupa. Madumi ka o nahiya ka lang? Dahil sa may kasalanan ka sa akin, namalit pa tayo. Teka lang ha, wala kasi akong alam sa nangyari sa inyo nung maliliit pa tayo. Pero teka, ano bang ginawa mo kasi Paolo sa pinsan ko? Ah, eh, alis na ako, madami pa akong gagawin. Sige, mauna nga ako. Because I'm itching in my heart to you.
Nicole. Pero hindi ko talaga alam na may kasalanan pala sa'yo si Paolo. Sino ba naman di makalimutan ang ginawa niya? Nagpakasinan, sabihin mo na ate. Oo nga, intern. Sabihin mo lang. Sige na nga. Ganito kasi yun. Lagi niya nga ako'y nasar. Hindi ko nga alam kung bakit. Tapos hinabol niya ako. Eh di tumakbo ko. Dahil dun, di ko napansin na may tae pala ng aso sa daan. Tapos, ayun, napasubsob yung mukha ko. Bakit ba, ate? Try ko kaya isubsob yung mukha mo sa tae ng aso. Siyempre, mabaho yun. Eh, ano bang ginawa ni Paolo na masubsob ka sa tae ng aso? Ayun yun, walang hiyang yun. Pinagtawanan pa ako. At sa iya ko, sa kanya, tumakbo na lang ako palayo. At hindi naman yung kami magkita. Kaya pala ganun na lang hiya sa'yo, Paolo? Oo, kaya ngayon nakabawi na ako sa kanya. Pero in fairness, lumaki din siya. Hindi lang lumaki, madami rin babaeng nahuhumalang sa kanya dito sa bahay. Ibahin mo ako, Cas, baka ikaw ang nagkakagusto sa kanya. Aaminin ko, insan, crush ko nga si Paolo. Pero hanggang dun lang yun. Nauhaw lang sa akin, Nicole. Teka, ano ba itong pinag-uusapan natin? Halina na nga kayo, umuwi na tayo. Sino pa mga habol sa'yo? Ah, wala yun, Meme. Anong wala, kuya? Eh, parang hanabol ko ng 10 kabayo dyan. May nalalaman ka pang 10 kabayo, Meme. Tumahimik ka nga dyan. Eh, kuya, alam ko namang may nililihim ka. Kitang-kita sa mukha mo. Ano bang lihim na sinasabi mo? Tayo lang naman dalawa, kuyang magdadamayan. Kaya huwag ka na mahiya. Oo, may problema nga ako. Pero iba to. Baka hindi mo maintindihan. Kuya, kung ano naman yung problema yun, kaya natin tutas. Basta magkasama tayo. Pero, Mimi, wala nang pero-pero, kuya. Pero ba yan? Dito, pera. Ikuha mo na nga lang ang tubig at ako'y kinakabahan. Ngayon ko lang narinig kay kuyang kinakabahan siya. Kala ko matapang siya. Kuya, ito na ang tubig mo. Kalma ka na. Naman yun na. Salamat, Mimi. Kasi ngayon ko lang ito naramdaman, Mimi. Para kasi natitiklop ako sa isang babae. Ha? Natiklop ka na? Dati ikaw ang nagpapaiyak sa mga babae. Natiklop ka na? Oo, Mimi. Hindi kasi siya taga rito. Nagbabakasyon lang siya dyan kina Tita Abby. May nagbakasyon na pala kina Tita Abby. Taga saan naman sila, kuya? Taga Maynila, yun ang alam ko. Ano yung lugar, kuya, na gustuhan mo? Yari tayo dyan. Talagang yari kasi nung bata pa kami, lagi ko siyang pinagtatawan at inaasar lagi. Hindi ko naman akalain na hindi pa niya nalilimutan yung ginawa ko sa kanya nung bata pa kami. Nako, lagot kuya, paano na ngayon yan? Kailangan natin gumawa ng paraan. Oo, tulungan mo ako, Mimi. Ayos, buti na lang. At may nasagap ako ng chismis sa pindahan. Tutuwa sa akin si kuya nito. Kuya, parinig ka. At may magandang balita sa'yo. Ano ba yun, Mimi? Istorbo ka. Madami pa akong ginagawa.
ba nagpapatulong ka sa akin na mapalapit kay Manila, girl? Yung nagbakasyon sa baryo natin. O bakit? Ano bang nasagap mong impormasyon? Si Aling Abi daw kasi kuya may sakit. Hindi naman si Aling Abi yung pinapabantayan ko sa iyo eh. Si kuya naman oh, ang hirap mo make-up. Ano? Mahina akong pa-make-up? Ano ba kasi yun? Nakausap ko na si Ate Andrea, sila daw ay mamamalengke. Eh ano ngayon kung sila mamamalengke? Ang hina mo naman kuya, si Ate Andrea ang mamamalengke at saka si Manila girl. Ano naman kung pupunta silang palengke, wala akong pamasahe at ang layo nun. Hindi ko alam kung bakit di mo ako mag-gets kuya. Mamamalengke sila kuya, madaming bigbit sila. Siyempre tutulungan mo sila. Ate, dalawa naman sila ah. Kaya na nila yung dalawa. Yun ang akala mo kuya, nagawan ko na din ang paraan. Ayun sa Ate Andrea ah. Sa akin, guni-guni ko lang ata yun. May multo ba dyan? Kung sino ka man, lumabas ka. Hindi ako natakot sa'yo. Natakot mo ako dun, Mimi ah. Akala ko multo ka. Pasensya ka na ate, napag-utusan lang ako. Eh ano ba yun? Patago-tago pang nalalaman. Kasi nga Ate Andrea, si Kuya Paulo. Kasi nga si Kuya Paulo nagpapatulong sa akin na mapalapit siya kay Manila girl. Oh, bakit akong kakausapin mo? Dapat yung pisan kong kausapin mo. Relax ka lang ate. Teka, may napansin nga pala ako sa'yo ate. Oh, ano ba naman yun? Mas lalo ka palang gumaganda pag nakakiti ka. Wow, salamat Mimi. Matagal ko na yung alam. Pero salamat napansin mo din pala. Yan din kasi ang sabi sa akin ni Kuya Paulo. Maganda ka daw pag nakangiti. Ah, ganun ba Mimi? Salamat naman at nakita rin pa rin ang Kuya Paulo mo. May kailangan pala si Kuya sa'yo. Ano yun? Sabihin mo lang Mimi kahit ano. Gusto ko siya ni Kuya mapalapit siya kay Manila girl. Kaya gumawa daw ako ng paraan. Ah, kay Insan? Masungit kasi yun lalo sa lalaki. Hindi ko nga alam kung bakit. Kaya nga ako pinalakad ni Kuya kasi makakausap ko siya. Ah, nasa loob pa siya at loob pa. Eh, di ba lagi ka naman kasama sa mga lakad niya? Ah, oo Mimi. Hindi ko kasi siya pwedeng iwan hanggat nandito siya sa amin. Natumpak mo Ate Andrea. Ano natumpak mo? Sa'yo ako kukuha ng information para makadiskarte si Kuya kung saan kayo pupunta. Ah, baka magalit sa akin si Insan. Maganda nga yun, kaso medyo nagbago na siya. Sayang naman ate. Ah, eh, anong sayang? Sabi daw kasi ni Kuya, may balak siyang ayahin ka kumain sa bayan. Ah, talaga ba? Sinabi niya yan? Oo naman, mukha bang magsisinungaling ang mukhang to? Sabagay, sige na nga. Oo, ano ate? Deal? Deal? Ayos ba, Kuya Paulo?
Ang galing mo talaga, Mimi. Ikaw kasi, kuya, wala kang bilib sa akin eh. Bilib na ako sa'yo, Mimi. Teka, ganun na lang ba yun at walang lagay? Halika nga at bibili kita ng makakain sa tindahan. Mabuti naman, kuya. Gutom na kasi ako eh. Lagi ka namang gutom, kaya di ka pumapayat eh. Tama na. Kuya, baka mabasag yung salamin. Kanina ka pa nakatitig, oh. Ano, Mimi? Ayos ba temperam ako? Oo, kuya. Ayos. Basta may pagkain. Ayos. Anong sabi mo, Mimi? Oo, kuya. Sabi ko, ang gwapo mo. Yan. Ganun sana. Basta, kuya, tandaan mo ang bilib ko sa'yo, ha? Oo naman. Natandaan ko lahat. Sige, kuya, mauna ka na sa labas, tapusin ko lang pagkain ko. Sige. Teka, sigurado ka ba sa nakuha mo impormasyon? 100%, kuya, sure yun. Magaling, Mimi. Sige, tapusin mo lang yung pagkain mo. Baka mahuli pa ako sa usapan natin. Sige, kuya, galingan mo. Pagkakataon mo na ito. Ako pa, hindi ko nasasayang yung pagkakataon na ito. Sige, kuya. Pagod ka ba, Insan? Nalayo kasi na nilakad natin. Hindi naman, Cass. Enjoy nga ako eh. Saka kahit malayo nakadod natin, safe pala dito sa Tunisia. Sinabi ko pa, Insan, di ba sabi ko sa'yo, lahat ng tao dito mababait, saka magkakakilala. Ganun pala, Cass. Masarap din pala maglakad dito na makikita mo yung ganda ng paligid sa probinsya. Oo, Insan, kaya sabi ko sa'yo, di ba, sulitin mo ang araw dito habang nandito ka sa probinsya namin. Mabilis lang ang araw, Insan. Oo nga, Insan. Di ko nga akalain na kay San Linggo na kami dito sa probinsya niyo. Teka, may iba nga tayo, Insan? Ano yun, Cass? Si Paolo ba? Wala na ba talaga ang pag-asang patawagin siya? Si Paolo ba? Napansin ko kasi, Insan, kapag sa lalaki, naiilang ka at parang itakot sa mga mata mo. Kasi, Cass, kasi wala ko sa mga lalaki nung iwan kami ng daddy ko. Daddy mo talaga. Daddy mo talaga. Insan, pasensya ka na't nabuksan mo yung topic na yun. Okay lang yun, Cass. At least may napapagwento na ako. Sige, Insan. Tara na't magluluto pa tayong tahanan. Sige, tara na. Yun, nandito na ako. Tiyak, dadaan na sila dito. Yan, dito na maghihintay sa na magawa ko ng maayos. Huwag kang kabahan, Paolo. Kaya mo to. Insan, mukhang uulan pa yata. Sumilang ka muna dun sa puno, oh. Pupuhala ko ng parang sa bahay. Ha? Huh? Ang init-init, Gus. Ako ang taga rito, Insan, kaya maniwala ka sa akin kung ulan yan. Sigurado ka ba? Kaya dyan ka muna at kukuha lang ako ng payas sa bahay. Sige, Cass. Dito muna ako. Basta babalik ka, ha? Oo naman. Relax ka lang dyan. Panahon.
gumagalaw. Teka, hold up mo ba ako? Wala akong pera, pagkain lang. Hindi kita hold upin natin, hindi din ako nagugutom. Kung ganun, bakit ayaw mo ko pagalawin? Kasi ate, may alas sa paa mo, ayun ang laki. Ah! Paolo, ikaw ba yan? Natatakot ako. Sabi ng bata, may aas daw. Kaya nga ako napatakbo at napadaan dito. Pero teka, andyan pa ba yung ahas? Wala na, sa sobrang takot sa akin, napakaripas na ng takbo. Kung ganun, bakit hawak mo pa ako? Pwede ba, bitawan mo na ako? My Valentine, someday you make my dream come true. Inbukan na kiligo na udil bitugo. Ayos ka lang ba, Nicole? Ayos na ako, pwede ka na umalis. Sorry nga pala sa nagawa ko ng katapatay. Paumanhin kung tumakbo ako nang bumisita kayo sa tanuman. Kung akala mo, nalimutan ko na yung nangyari ng bata pa tayo. Nagkakamali ka, Paolo. Kaya nga ako nangihingi ng sorry. Sana mapatahad mo na ako, Nicole. Ganun lang ba kadali yun? Pero thank you dahil naligtas mo ako sa ahas. Ayun ba, nagkataon kasing dumaan ako at narinig kong sumisigaw ko kaya napatakbo ako. Salamat ulit ha, pero kaya mo baka pagdating ng araw magkatawa din kita sa nagawa mo sa akin. Sana nga Nicole at saka mga bata pa tayo nun. Kahit na mga bata pa tayo nun, sana di mo ginawa yan. Kaya nga pinagsisisihan ko na ang lahat. Okay, sige, nagsisisi ka na. Pero bigyan mo muna ako ng panahon para mapatawad ka. Hindi ko nintayin ko yung araw na mapatawad ko. Ano yun, son? Anong nangyari? Paolo, ha? Anong ginawa mo sa pinsan ko? Wala, Andrea. Napadaan lang ako. Tama siya, Andrea, kasi may naligaw na ahas dito. Ah, mabuti naman, Insan. O siya talaga para matuluto na tayo ng halian. Gus, asan na parang nakinuha mo? Iniwan ko kasi sa bahay. Napagtanto kong hindi naman umulan. Kaya iniwan ko uli. Oo, tama. Iniwan ko nga ulit. Ah, okay. Pwede ba akong sumabay sa inyo? O na rin na magdadala ng pinamilihin niyo kung pwede lang naman. Paolo, okay lang sa akin. Ewan ko lang kay Nicole. Itanong ko lang. Nicole, ayos lang basta yung sumabay sa atin si Paolo? Oo. Sige, pwede naman para makabawi na nito sa kasalanan niya. Ganadong ganado, Mimi. Aba, ayos yun ah. Yung soft drinks ko mamaya, kuya ha. Hindi lang sa drinks. Kumuha ka na din ng tinapay dun sa tindahan. Ayos yung kuya. Ganado na naman ako sa merienda ko. Siya nga pala. May susunod na hakbang na naman ako para mapatawad na talaga ako ni Nicole.
Di ka pa pa din napapatawad nung kuya? Di pa din eh, kasi hindi ganun kadali yung ginawa ko sa kanya eh. Kung sa bagay, teka, anong gusto mo kuya, lumakad uli ako? Sige, alamin mo kung ano ang paborito niyang pagkain. Yun tama, para madalang ko siya nun. Yun tama nga, napakatalino mo talaga, Paulo. Nge, matalino na ba yan, kuya? Para yun lang eh. Huwag ka naman kumontra. Basta gawin mo nila yung pinapagawa ko sa'yo. Ano pa nga ba magagawa ko? Basta may pagkain ako pag nagawa ko yun, ha? Uy, pagluluto ko itang masarap na pagkain. Yan ang kuya ko. Di lang matalino, magaling pa magluto. At ang gwapo mo pa, kuya. Bola ka pa, halika na nga sa tindahan. Baka gutom lang yan. Kape mo. Salamat, Cass. Mahilig ka pala sa kape, Insan? Oo, Cass. Ngayon, mahilig na ako sa kape. Kasi ang sarap na kape para ako dito. Hayaan, Insan. Pag-uwi niyo ng Maynila, papabaong na kita ng kape para ako. Para kahit sa Maynila ka, naalala mo pa rin yung baryo namin. Ikaw talaga? Teko. Ang bilis ng panahon, isang linggo na lang, pasukan na naman namin. Bigla daw na paagi. Biglaan ata yun, Insan? Oo nga eh. Ayun ang sabi ni Tita Abby eh. Malapit na pala ang balik mo sa Maynila, Insan? Oo nga, kung kailan nabustuhan ko na. Kasi mababait ang mga tao dito. Malinis ang hangin at di maingay. Pero Insan, pwede mo makamalik dito ni Sophie. Sasusunod na baksyon. Oo nga, Cass. Si Paula ba? Nakikita mo? Naku, laging nahihiya yan sa'yo. Hindi ko nga alam kung bakit. Hindi naman yung ganun dati. Kaya mo na. Pero in fairness, guwapo siya kapag malapitan. Huwag mo sabihin yan, Insan. Uy! Ano ko ba? Hindi naman hanap ko sa lalaki. Siyempre, masipag at di manlalako. Katulad ng labi namin yung sapi. Hayaan mo na, Insan. May lalaki pa naman sigurong ganun. O, Insan, yung kape mo, lumalamig na. Oo nga. Yung sa'yo din, Cass. Papasok lang ako sa kwarto. Titignan ko si Sophie kung gising na. Magandang hapon. Ikaw pala, Mimi. Napasyal ka. Nasaan nga pala ang Kuya Paulo mo? Nasa siya sa taniman, ate. May kailangan ka ba? Naandyan pa sa Manila, girl. Oo, bakit? Papasyal daw si Kuya dito. Gusto niya alam kung anong paborito niyang pagkain. Ah, yung kuya mo talaga. Sinigang na manok daw. Sige, ate. Salamat. Ah, sige, mag-iingat ka. May kausap ka ba dyan, Cass? Ah, wala. May namamalimot lang. Ah! Mimi, okay lang ba't ang damit ko? Ayos na ayos, kuya. Huwag kang kabahan. Kasi Mimi, hindi ko alam kung bakit ako kabado ngayon eh. Nasobrahan ka sa kape, kuya. Kaya mo yan. Tara na. Sarap namuwi sa Maynila. Sana makakatuloy. Oo nga din, gusto ko rin makapunta sa Maynila. Sana. Andrea, si Paulo ba yun? Oo nga no, si Paulo nga ata yun. Paulo, parinig ka nga muna. Saan bang punta nyo? Naku, nakita tayo, Mimi. Ikaw kasi.
Saan papunta niyo, Paolo? Papunta sana ang tindahan, Andrea. Halina kayo dito. Punta ka na, kuya. Oh, dali na. Ang tinatawag ka na nila. Oo na nga. Sige na, Meme. Pupunta na ako dyan. Huwag mo ko iiwan, ha? Ito, Meme, ang sampo. Bumili ka sa tindahan. Balik ka kaagad, ha? Magandang hapon, Nicole at Andrea. Oh, magandang hapon din, Paolo. Saan bang punta mo? Sa tindahan sana, may bibilhin lang. Ah, ganun ba? Eh, ano yung dala mo? Ah, ito, sinigang na manok. Ibibigay ko sana kay Nicole. Wow, paborito ko yan. Salamat. Ano kung mawakas? Masarap yan. Tama-tama. Di ba kumakain? Mabuti naman kung ganun. Sige, una na ako. May bibilin pa ako. Wait lang, Paolo! Anong nangyari dun? Hayaan mo na insan. Magkakaroon din ang lakas ng loob yun. Lakas ng loob? Para saan naman? Alam mo na yung insan. Ay! Ikaw talaga. Halika na nga. Kaya tayo. Kumayano si Sophie. Tumutay. Oo nga, insan. Gutom na gutom na rin pati ako. Sarap talaga, insan, anak. Sina. Alam ko sa'yo, eh. Masarap sa pawit magluto. I can see you through a little far away. Loves me, she 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 loves me, Nicole, totoo ba, Nicole? Nicole! Ano ba naman to si Kuya? May payakap-yakap pa sa unan. Kuya, gising na, tanghali na! Kuya! Kuya! Naku ba naman, Mimi? Ang ganda na ng panaginip ko. Ba't bigla kang nanggigising? Tanghali na, Kuya. Madami ka pang gagawin sa taniman ngayon. Lago nga, ba't di mo ako agad ginising? Kanina pa nga kita ginigising eh, di ka magising. May Nicole ka pa diyang nalalaman. Ha? Sinabi ko yun? Oo, sinabi mo pa nga. Nicole, talaga? Ganun ba? Ano ba ang petsa ngayon? Ngayon ay August 10, Miyerkules. Totoo ba? Miyerkules ngayon? August 10? Oo nga, Kuya. Bakit? Anong meron? Anong oras na? Alas 7 ng umaga. Ano bang meron, Kuya? Diyan ka na, may pupuntan lang ako. O, insan, wala na ba kayo nakalimutan? Wala na, Cass. Nakain pa kayo na lahat ng gamit namin. Ikaw, Sophie. Wala na, ate. Tatawagan mo ako madalas, insan, ha? Mangingis ko kayo. Oo naman, Cass. Salamat dahil sa inyo na nanumbalik ang tiwala ko sa mga lalaki. Ikaw ang tumulong sa sarili mo, insan. Nagbago ang pananaw mo nang dahil rin sa'yo. Salamat talaga, Cass. Pakisabi kay Tita Abby, alis na kami, ha? Biglaang kasi kala niya bukas pang alis namin. Ako nila magsasabi kay Inay. Mamimiss ko ang probinsya niya at ang mga tao dito.
mamimiss ka rin namin. Teka, si Paolo ba? Hindi mo pahihintayin? Naku, hindi na. Malamang nalimutan niya na ngayon ang alis namin. Baka sabi na lang sa kanya. Salamat sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya na dapat alas 7 nandito na siya. Pero hayaan mo, sasabihin ko na sa kanya pinapasabi mo. Asya, sige, mag-iingat ka lagi, Cass. Kayo din na, mag-iingat din kayo sa Maynila hanggang sa muling pagkikita. Tara na, Ate Nicole. Bye, Ate Andrea. Bye, mga insan. Mag-iingat kayo. Bye, Cass. Bye, Ate Andrea. Mang Turo, alis na po tayo. Kuya, nakaalis na sinda Manila girl. Doon ka dumaan sa shortcut para maabutan mo ka sila. Sige, Mimi, salamat. Go, 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 kuya, kaya mo yan. Eh, nakita mo ba yung nakita ko? Ha? Bakit? Ano yung nakita mo, Sophie? Ate, si Kuya Paolo tumatakbo doon sa kanto. Ha? Mang Turo, ihintay niyo po muna ang sasakyan. Yun, buti na lang tumigil yung sasakyan at nakita nila ako. Mang Turo, i-atras niyo po muna. Kakausapin ko lang po si Paolo. Nicole, nalimutan ko na ngayon ang alis niyo. Oo, biglaan kasi. Teka, bakit ka tumatakbo? May humahabol kasi sa aking ahas. Ahas? O gusto mo na magpaalam sa akin? Ganun na nga. Kailan ba ang balik niyo sa probinsya namin? Gusto ko pa mag-stay dito, kaso di na pwede. Baka pag-sembrate namin, baka payagan ako ni Mami, babalik ako dito. Sana payagan ka, Nicole. Sana pagbalik ko, ikaw pa rin ang Paolo na nakilala ko. Ako pa din. Sana mapatawad mo na ako sa mga kasalanan ko. Aghihil naman ng mga sugat, diba? Pero it takes time to heal. Hayaan mo sa pagbalik ko. Malay mo, more than friends na tayo, diba? Sa tamang oras. Intayin ko yung araw na yun, Nicole. I can see you through a little far away. Paalam, mag-iingat ka, Nicole. Make your gaso melt your heart. 조금 서툴지만 이해해줄래. 동화 속에서만 보던 Just like shining star 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그 뒤로 하늘 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I've been waiting for a love like this all year.